Hello mga bata! Welcome sa ating online Sunday School. So bago tayo mag-worship kay Lord, una muna natin gagawin ay mag-pray tayo. So let's clap our hands. 1, 2, 3, go! Clap your hands together. Roll your hands together. Pound your hands together. Shake shake your hands together. Put your hands together. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa patuloy na paggabay niyo sa amin araw-araw. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga nagagawa naming kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mga mabubuting estudyante na handang makinig sa aming guro na magtuturo ng inyong salita. Salamat Panginoon sa aming buhay. Patuloy niyo kaming gabayan araw-araw. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. I'll praise His name. I'll praise His name. I'll praise His name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah. So good to me. Hi kids, good morning! Welcome sa ating online Sunday School. Ako si Teacher Gab at ako ang magiging teacher nyo ngayon. So ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig sa salita ng Diyos. Okay, ready na ba kayo? Okay. Okay, di ba last week ang story natin ay kung paano binago ng Diyos ang buhay ni Paul mula sa pumapatay ng mga naniniwala kay Jesus, ngayon, isa na siya sa mga naniniwala kay Jesus. Ano kaya ang ginawa ni Paul pagkatapos ng story natin last week? Okay, ang story natin ngayon ay mismong kasunod lang ng story natin last week na makikita sa Acts chapter 9, verse 19 to 31. Okay? And ngayon, meron tayong panibagong word up. At ang word up natin ngayon ay, ako ay magpapagamit sa Diyos.
Ulitin nga natin, sabihin niyo ako. Word up. Ako ay magpapagamit sa Diyos. Okay, huwag niyo kalimutan yung word up natin for today. Okay ba yun? Okay. Okay, so dito nagsisimula ang ating story. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Paul ay ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakikinig sa kanya. Sabi nila, hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong na inirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin, ngunit nalaman ito ni Saulo. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at pinaba sa kabilang pader. Okay, tandaan natin na si Saulo at si Paul ay iisang tao lang. Dahil sa pagbabago na ginawa ng Diyos kay Paul, nangaral siya ng salita ng Diyos at pinapangaral niya na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Maraming nagtaka, kasi diba si Paul ay dating pumapatay ng mga naniniwala kay Jesus? Pero ngayon, nangaral na siya na si Jesus nga ay ang anak ng Diyos. Naging mga pangyarihan ang pangaral ni Paul tungkol kay Jesus. Kaya nagkaisa ang mga Hudyo na patayin siya. Pero ito ay nalaman ni Paul. Ano kaya ang ginawa nila? Okay, tinulungan ng mga alagad ni Jesus si Paul na makatakas sa mga papatay sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay nila kay Paul sa isang basket at binababa sa kabilang pader para makatakas si Paul. Okay? Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating story, word up. Okay, very good. Ako ay magpapagamit sa Diyos. Okay, so dito nagpapatuloy ang ating story. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mababilang sa mga alagad ni Jesus doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo ay kasakasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Hellenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya tinihatid nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya tang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag. At patuloy silang namumuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Okay, maraming naniniwala kay Jesus sa Jerusalem ang natatakot kay Paul. Pero sinabi sa kanila ni Bernabe kung paano kinatagpo ni Jesus si Paul. At simula noon, magkakasama na sila na nangangaral at nag-share ng gospel sa Jerusalem. Ayan lahat ay dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Makikita natin na si Paul na dating pumapatay at umuusig ng mga naniniwala kay Jesus, ay isa na siya ngayon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos at ng gospel. At buong tapang niya itong ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo rin ay makasalanan at minsan rin namuhay nang hindi nakakalugod sa Diyos. At nang tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay, tayo ay binago niya. Ngayon, ano naman ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos? Okay, maging example sa atin ang buhay ni Paul. Lagi nating i-share ang gospel sa mga tao sa ating paligid. Mapa-classmate natin yan, o mga kaibigan, o mga kalaro, pamilya, o kung sino man. Lagi nating i-share ang gospel o ang magandang balita na kahit tayo ay makasalanan, pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para mamatay at maligtas mula sa ating mga kasalanan. Hindi natin ito kayang gawin ng tayo lang. Kaya isuko natin ang buhay natin sa Diyos at humingi tayo ng lakas sa Kanya para i-share ang magandang balita sa mga tao sa paligid natin. Okay? Sige. Word up. Okay, very good. Ako ay magpapagamit sa Diyos.
Okay, bago tayo magtapos, ay meron tayong memory verse ngayon, o verse for today. At yung verse for today natin ngayon ay kapareho lang ng verse natin last week. Okay, ang verse natin ngayon ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sinasabi dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ulitin nga natin, sabayan niyo ako. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Okay, tulad nga na nasabi ko kanina, ang memory verse natin ngayon ay kaparehas lang ng memory verse natin last week dahil importante na maalala natin ito. Sa Bible nga, nagsimula si Paul na pumapatay ng mga nananampalataya kay Jesus. Pero nung kausapin siya ni Jesus sa daan papuntang Damasco, nagbago ang kanyang buhay at ito ay dahil lamang sa galaw ng Diyos. Sa dating pumapatay ng maniniwala kay Jesus, ngayon isa na siya sa mga nag-share ng gospel sa iba't ibang bayan at sinulat niya nga ang 13 na book sa Bagong Tipan. Dahil sa Diyos, nawala na ang dating Paul na pumapatay ng mga Kristiyano at umuusig sa mga Kristiyano. Siya ay bago na at ginagamit na siya ng Diyos ngayon. Ganun rin sa atin, nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, dapat wala na ang dating makasalanan na tayo at dapat ang naumuhay na tayo ay ang nagsuko ng buhay kay Jesus. Mamuhay lang tayo sa kalooban ng Diyos, mag-pray lagi, magbasa ng Bible, at ang Diyos na ang bahala sa atin. Okay, ano nga ulit yung memory verse natin ngayon? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Okay, at bago tayo magtapos, word up. Okay, very good. Ako ay magpapagamit sa Diyos. Okay, yun lamang. See you next week. Magandang araw mga bata! Oras na para tayo gumawa ng ating crafts. Excited na ba kayong gumuhit? Magupit at magdikit? Ayos! Ako rin excited na! Tara na at atin ang umpisahan ang ating crafts para sa araw na ito. Pero bago yan mga bata, ihanda muna natin ang lahat ng ating gagamitin. Para sa araw na ito, kakailanganin natin ng tissue tube, iba't ibang kulay ng colored paper, googly eyes, glue, gunting, pencil, at marker. Ayan, handa na lahat ng ating gagamitin. Tara, umpisa na natin. Una mga bata, kailangan natin balutan ng colored paper ang tissue tube. Sunod naman ay gumuhit ng pakpak ng butterfly. Pagkatapos, idikit natin ang binalot na tissue tube sa gitna ng pakpak ng butterfly. Lagyan ng palamuti ang butterfly mga bata para lalo ito mas gumanda. Sunod naman, pagkatapos lagyan ng palamuti ang butterfly, ay idikit ang googly eyes at lagyan ito ng bibig na nakangiti. At sa huli mga bata, lagyan ito ng antena gaya na lamang na nakikita niyo sa ating video. Ayan mga bata! Tapos na ang ating crafts para sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawa ngayong araw mga bata. Hanggang sa muli! Paalam! Muli, I hope and pray na meron tayong natutunan sa
salita ng Panginoon. At bago tayo magtapos, dadako tayo muli sa ating pangwakas na panalangin. Sige, samahan niyo ako. Let us pray. Lord God, muli Panginoon, nagpapasalamat kami Lord God sa iyong salita na iyong binigay Panginoon sa tulong ng aming guro Lord God. Lord, pagpalain mo nawa yung buhay ng nagturong ito Panginoon at ikaw yung magbigay Lord God ng kalakasan dito Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa iyong salita na talaga aktibo Lord God at tunay Panginoon. Lord, salamat Lord God sa buhay ng bawat isa, sa mga tao Lord God na nagpapagal Lord O God, papagod, Panginoon, para dito, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon, nawa, Lord God, tumimo ito, Lord God, at tumanim, Lord God, sa aming puso't isipan, Panginoon. Lord, salamat, Lord, O God, sa iyong protection, Panginoon, lalo na sa pandemyang ito, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, ikaw, Lord, yung kumilos sa bawat isa, at Lord God, hindi lang basta, Lord God, na aming nakinig ito, Lord God, nawa, Panginoon, may ibigay rin namin ito sa ibang tao, i-share namin, Lord God, maging sa aming kaibigan, sa aming kalaro, sa aming pamilya, Panginoon. At Lord God, ikaw yung magbigay nito, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, hanggang sa aming susunod na linggo, Panginoon, nawa, Lord God, ikaw yung magkaloob nito, Panginoon. Itong aming samot na langit sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.